Hello, Ma. Hello, Nak. Ngayon ba ang uwi mo? Opo, Ma. Naghahanda na po ako sa aking mga gamit at pagkatapos ito ay alis na ako. Sige, Nak. Mag-ingat ka dyan. Sige po, Ma. Salamat. Ang mga alaala ng kahapon ay sariwang-sariwa pa. Sa aking isipan, mga bagay na naging importante at naging bahagi ng aking buhay na hinding-hinding kailanman malilimutan. Sa pagharap ko sa matinding sabak ng aking buhay, masigasig kong nilalakbay at hinaharap ang mga bawat dala nito. Ngunit sa aking paglisan sa aming bayang hangklupan, matinding takot at kalungkutan ang aking nadarama. Sapagkat may iwan ko ang lahat ng mga magagandang alaala na naging mahalaga ng aking buhay. Nagsimula ito noong ako'y 16 na taong gulang. Ako ay umiibig sa isang babae. Hindi ko alam, walang kasiguraduhan kung kaibigan lang yun o pagkaawa lang ang aking nadarama. Pero hindi talaga batid kong umiibig ang aking puso sa babaeng nangangalang Teresita. Nang siya'y aking nasilayan sa entablado, ibang iba ang aking nadama. Naantinag ako sa tulang kanyang ibinahagi sa lahat. Batid ko ang kanyang pagkakaiba. Para siyang isang bulaklak ng banaba na napakagandang tignan kung ito'y namumulaklak. Ayaw niya po kasi akong magtagal dahil sa aking ubo. Uuwi ka lang bang mag-isa? Hindi naman po ako matatakot. Sige. Kasamahan na kita pa uwi, Teresita. Pwede po ba, ma'am? Sige, sir. Ay, wag na. Kaya ko naman uuwi mag-isa. Mas makakabuti, Teresita, kung may kasama kang iba. Kasi alam mo naman, madilim na ngayon, hindi natin alam. So, kasi kasamahan mo siya. Ihahatid na kita. Labis kong kinagagalak yun. Sige po, Miss Antillian. Salamat po. Sige, Teresita. Pero maghintay ka muna, may kukunin ako. Magdala ka nito, Teresita. Tinabihan kita para sa mga kapatid mo at pauwi. Salamat po, ma'am. Walang anuman. Mag-ingat kayo. Hindi lang yun.
Iyo pa ng bahay namin at nakahanapin ka na yung ama. Alam ko naman yun. Nakapunta na ako dun. Papapagod ka lang. Napapagod. Nakakapunta na ako ng mga malalayong lugar. Kaya kong takbuhin ng mga yun. Oo. Napagtanto ko nga. Alam kong malakas ka. Lagi mo nga yung ibang masama ako sa may tabi silo. Hindi kita pansin mo. Hindi talaga. Paano mo naman napapansin ng mga anak mo ng pangalam na inyong ama? Maliban na lang yung sakasang bahay mo. Hindi naman yung totoo. Lagi nga akong bumibisita sa global. Hindi yan ang hindi kong sabihin. Hindi ko ibi-insultuhin ka. Ang mga sabi-sabi na may nagpapakita raw na katropi, maliwanag ang buwan. Talaga ba? Hindi pa ako nakakita ng mga gano'n. Gusto kong makakita ng mga gano'n. Matay, hindi ko magpapakita na ko sa'yo. Ako pa lang nakasunod sa'yo. Baliw ko talaga. Hindi ako matatakot sa'yo. Bakit naman? Kasi ikaw yung multong pinakamabuti para sa akin. Ito ay isang dalangin, huwag sanang ipagkaib. Matagpuan na. Dito na lang ako. Sige, Teresita, natutulog na ba yung tatay mo? Oo, parang mahimbing na yung tulog niya. Sige, Teresita, lalakad ako pabalik. Jose, salamat sa paghatid. Mag-ingat ka pa uwi. Labis kong kinagagalak yun. At sige, salamat. Magandang gabi. Magandang gabi rin sa iyo, Jose. Teresita, ba't ka nandito? Nagsisimula na ating pagsasanay. Kapag ko siya kasi ayaw na tumalo sa araw na ating pananakot. Ha? Paliw ka pa? Napaka-importante na araw na yun? Alam ko, hindi ko rin naman makukuha yung graduation picture ko. Pabihin ko na lamang na nagkakasakit ako. Totoo din naman. At saka wala rin naman makakamiss. Hindi ako niniwala sa'yo. Ayokong dumalo. Basta, hindi ako makapunta. Ayokong talaga. Kailan po, ama? Iyakin ko lang po sana yung kaibigan kong kumain sa labas.
Oh, walang problema. Sabihin mo kay Booking na siya na bahala sa mga gusto niyang kainin o bilhin. Ibabawas ko na lang sa upa niya ngayong buwan. Kakasya ba yun? Pero ama, wala akong pera. Kailangan ko pong pera. May bibilhin po ako sana sa labas. Oh, kakasya na ba yan? Opo ama, salamat ama. Gusto ko lang sanang bumili ng... Sige na, sige na. Pero padilim na at kailangan itong lumakbay pa uwi. Teresita, para sa iyo. Sana'y magustuhan mo. Pero bakit? Nagtanong ako kay Maria kung bakit hindi ka makakadalo sa ating pagkatapos. At sinabi niya sa akin na wala ka daw masusuot. Gusto ko yan ibigay sa'yo. At kailangan mo yan. Kailangan mong kadalo sa ating pagkatapos. Hindi ako dadalo. Hindi perfect kaya mong bimili ng mga bagay-bagay at basta-basta mo na ito ibigay. Gaya na ginagawa mo ngayon. Umaga dyan sa inyo, Mang Terso. Oh, Don Juan. Umaga din. Halika niyo, tumupo. Salamat. Bata ba dalaw po kayo? Ano po may paglilingkod ko sa inyo? Salamat. Naparito ako upang ipapatid sa inyo na napabili ko na ang lupa. Pagkonsensyahan niyo ako dahil importante ang pinagbubuklod ko dito. Kailangan na po kayong umalis kasama ang ibang nangungupahan at maghanap ng matitirhan sa lalong madaling panahon. Hindi po ba kami pwedeng humingi ng isang taon para makapaghanap? Pagpasensyahan na po ninyo. Ako'y mauna na po. Sige.
alis. Papuntang city. Depende sa iyo, ama. Sige, bukas ka na alis. Pero ama, isang buwan pa bago ang pasukan. Alam ko. Pero gusto kong nakasama mo ang iyong mga pinsan doon. Hindi pa kayo gaano nagkakilala. Balang araw, pag-uwi mo dito sa atin, isa ka ng profesional at matagumpay na tao. Oo, ama. Pinapang nga po ko sa'yo. Magandang gabi po. Bakit ka nandito? Alis na po bukas. Pupunta na ako ng Manila. Doon ako paparaling ni tatay. Naalis na rin kami dito. Ipinagbili na yung ama ang lupain dito. Patawad. Wala namang dapat ito. Meron sa maraming bagay. Anong course ako po? Hindi ko pa alam. Pero siguro, susundin ko yung mga sinabi mo. Sana gawin mo. Sana maging mo at ito. Alam ko mag-inurso at ang pagkakas. Huwag na huwag mo akong silang ng katatulong. Pero gusto ko. Hindi naman ako kong katulong. At saka, hindi naman kailangan. Salamat na natin ba kung ito mo rin para magiging sa ako. Pero kailangan. Huwag mo akong sulatan ha. Wala naman sinipin. Sulatan kita. At naging masaya akong magwag na lang. Kung di rin tayo sa huli, awatin ang sarili na umibig pang muli. Anak! Yeah. Ma! Halika! Kapaganda na kami para makakain mo. Sige. Jose? Ma? Ibinigay ito ng kaibigan mong si Teresita bago sila lumisan. Pinaabot niya ito. Salamat po, Ma. Jose, ang gagawin ako kung mabasa mo ito. Hangad kong malaman mo na ako'y lubos na nagpapasalamat dahil ikaw ay naging mabuting kaibigan sa akin. Nais kong malaman mo na naging parte ka na ng buhay ko sa mga araw at gabi na nandiyan ka sa tabi ko at ipinaramdam sa akin na ako'y importante sa buhay mo. Labis ang kasiyahan na aking nadama. Hindi ko man masyadong pinapakita, pero nagugustuhan ko na makasama ka lalo. At sa pagkakataon na hindi inaasahan, tadhana na ang nagdidesisyon na tayo ang nagkakahiwala. Magkaibang landas at mundo na ang ating tatahaki. Bagaman, naniniwala akong may pagkakataon pang magkikita tayong muli. Kung hindi man sa mundong ito, baka sa kabilang buhay. Mag-ingat ka sana, Jose. Masaya akong makilala ka. Talisay City College.